Bakit nga ba patuloy na tumataas ang halaga ng mga produkto at serbisyo sa halos lahat ng bansa sa mundo? Ito ang isang katanungang tila ay marami tayong mahahanap na kasagutan dahil sa lawak ng mga posibleng dahilan. Kaya naman sa videong ito ay susubukan nating ibuod ang malawak na impormasyong ito upang mas madali nating maunawaan ang mga bagay na ito. Pero sandali lang, kung nais mo ng ganitong mga topic, ay baka naman pwedeng makahingi muna ng isang like. Salamat! Ang patuloy na pagtataas ng presyo ng bawat produkto ay nagaganap sa maraming kadahilanan tulad ng mga pagbabago sa supply at demand, production cost o pamumuhunan para sa mga produkto. Kabilang na rin dito ang mga maanumalyang gawain ng mga tao katulad ng hoarding o pagtatago ng mga produkto, korupsyon at mga regulasyon ng gobyerno, exchange rates, supply disruption at maging ang mga espekulasyon sa ekonomiya ay nakaapekto rin sa pagbabago ng mga bilihin o produkto sa buong mundo. At kung aalamin natin ang konsepto ng mga ito, ay maaari nating lubusang maunawaan kung bakit patuloy lamang at kung minsan ay mas nagiging mabilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o produkto, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa maraming lupalop ng mundo. Katulad na lamang sa konsepto ng supply at demand, kung saan ang supply ay maihalin tulad natin sa produkto at ang tao naman ay maihalin tulad natin sa demand. Ibig sabihin, kung mas maraming produkto at mas kakaunti ang tao, ay mas magmumura ang halaga ng produkto. Subalit kung mas marami naman ang tao kaysa sa produkto, ay magmamahal naman ang presyo ng mga produkto. At dahil naman sa production cost o pamumuhunan sa paggawa ng produkto, ay posible pa rin tumaas ang halaga ng produkto kahit pa mas marami ito kaysa sa tao. Halimbawa kung mayroong maraming supply ng isang produkto tulad ng cellphone at biglang tumaas ang gasto sa paggawa nito, dahil sa pagtaas ng presyo ng mga materyales na ginagamit dito, ay maaaring tumaas ang presyo ng cellphone sa merkado kahit pa marami ang stock nito. Maaari din itong mangyari sa napakaraming produkto tulad ng bigas na kung minsan ay nangangailangan ng mas mataas na pamumuhunan dahil sa mga binhi, fertilizer, pesticides, krudo para sa patubig at marami pang iba. At dahil na rin sa masamang gawain tulad ng hoarding o pagtatago ng mga produkto ang nagdudulot ng kakulangan sa mga ito, kaya't mabilis din tumataas ang mga presyo nito. Kabilang na rin ang korupsyon sa ating gobyerno, dahil imbis na gamitin ang pondo sa ilang mga proyekto ay ibinubulsa lamang ito ng ilang kurakot sa gobyerno. Kaya naman kadalasan ay hindi natatapos ang proyekto at nagdudulot ito sa muling pangangalap ng pondo na humahantong naman sa pagdaragdag ng buwis ng mga tao, lalo na ang mga nagnenegosyo na nagiging dahilan naman para magtaas sila ng presyo ng kanilang mga produkto at maging ang mga regulasyon ng gobyerno para sa presyo ng mga produkto. Halimbawa kung ang pamahalaan ay magpataw ng mas mataas na taripa o buwis sa imported na bigas, ay maaaring magresulta ito sa pagtaas ng presyo ng imported na bigas sa merkado. At dahil mas mataas na ang presyo ng imported na bigas, ay mapipilitan naman ang mga mamimili na bumili na lamang ng lokal na bigas na maaari namang magkaroon din ng epekto sa presyo ng lokal na bigas, kung saan ay maaaring tumaas din ang halaga nito dahil sa mas mataas na demand ng mga tao. Habang sa konsepto naman ng exchange rates, halimbawa ang peso ay bumaba at naging mas mababa kaysa sa dolyar, ay magriresulta ito sa mas mataas na halaga ng dolyar na kailangan mo upang makabili ng parehong dami ng bigas mula sa ibang bansa. Halimbawa kung dati ay 50 pesos ang katumbas ng 1 US dollar at ang isang kilong bigas ay nagkakahalaga lamang ng 1 dollar, kung bibili ka ng 10 dollars ay makabibili ka ng 10 kilong bigas. Ngunit kung bumaba ang halaga ng peso at naging 100 pesos na ang katumbas ng isang dolyar, ay kakailanganin mo nang bumili ng 20 dollars para makakuha ng 10 kilong bigas. Sa ganitong paraan ay makikita mo na mas maraming peso ang kailangan mong gastusin upang makabili ng parehong dami ng bigas. Kaya't malaki din ang epekto nito sa pagbabago ng presyo ng mga produkto, habang ang mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, lindol o pagbaha ay maaaring magkaroon din ng malaking epekto sa presyo ng mga bilihin. Halimbawa, kung may malakas na bagyong dumaan sa isang lugar na malalapit sa mga taniman ng gulay at prutas, ay maaaring masira ang mga pananim na ito at dahil sa paggawasak ng mga taniman ay magkakaroon ng kakulangan sa supply ng gulay at prutas sa merkado, kaya tataas ang presyo ng mga gulay at prutas na ito. Habang ang supply disruption naman o ang paggambala ng supply ay kadalasang nangyayari dahil sa mga natural na kalamidad o pangyayari
Gayun din sa panahon ng isang digmaan kung saan ay maaaring maapektuhan ito ang produksyon at distribusyon ng mga produkto. Halimbawa, kung ang mga ruta ay hindi naligtas para sa pag-e-export o ang mga magsasaka ay hindi makapagtanim dahil sa kaguluhan, maaaring mabawasan ang supply ng produkto sa merkado. At kapag nabawasan ang supply, ay tataas naman ang presyo ng mga ito dahil sa mataas na demand ng mga tao. At sa huli, ang mga espekulasyon sa pagbabago ng presyo ay nakakaapekto rin sa pagtataas ng presyo ng mga produkto. Halimbawa, ang ilang mga tao o negosyante ay maaaring magsimulang mag-speculate na ang presyo ng bigas ay tataas sa mga susunod na buwan na nagpapahiwatig ng kakulangan sa supply ng bigas kahit na ito hindi totoo. Ngunit dahil sa kanilang mga aksyon, ay maaaring magdulot ito ng pag-akyat ng demand para sa bigas na maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo nito. Halimbawa, kung maraming tao ang naniwala sa mga speculator na ito at nagsimulang bumili ng malalaking halaga ng bigas bilang paniniguro laban sa posibleng pagtaas ng presyo, ay maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng bigas sa merkado. Ito ay magriresulta sa pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa mataas na demand at limitadong supply. Sa ganitong paraan ng espekulasyon sa merkado ng bigas at iba pang mga produkto ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo nito kahit na wala namang totoong problema sa supply nito. At iyan ang mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang presyo ng mga produkto at kung minsan ay mas bumibilis pa ang pagtataas nito. Kaya naman kung nais nating malaman kung bakit mabilis na nagbabago ang isang partikular na produkto ay pwede nating balikan ang videong ito. At tiyak ay mahahanap natin dito ang kasagutan kung bakit mabilis tumataas ang halaga ng mga ito.